Yo, good morning mga kabakal, mga tropa. What's up po sa inyo lahat? Magpagpalang araw na rin sa inyo at gabi, tanghali, hapon, kung saan na tayo naroon. Ang vlog natin sa araw na to, ang share natin. Siyempre bilang kuyaan din ninyo, preparation na naman sa trabaho dahil ang kurahe. Papakita ko sa inyo yung pagkabit natin ng bagong tools dun sa mga nagtatanong dati sa akin. Naalala ko, nag-umingi ng guide kung paano magkabit ng acetylene oxygen torque. So ito ipapakita ko sa inyo. Ito, as you can see, ito yung nadat na natin. Medyo maiksi lang at medyo manipis na hose. Acetylene oxygen, yan yung ating acetylene at ito yung ating oxygen. Ito yung lumang hose niya, oh. Hindi masyadong maayos. Hindi masyado, mukhang expire na to, eh. Tingnan nyo, nagbibitak-bitak niya. Delikado yan, madaling maubos. Saka, ayun, oh. Delikado yan, huwag na natin gagamitin yan. Tatapon na lang natin yan. Ibig sabihin yan, expire na, front na yan sa, ano, sa outside ng, ano, ng deck. Either init tapos nababasa ng sea water kaya nagkakaganyan. Medyo matagal na rin. So ito yung bago. Pansinin nyo naman sa kulay pa lang, eh. Pero hindi siya mahaba, medyo maiksi lang. So meron na rin siyang flashback arrestor pero sad to say, hindi lang siya nabalutan. Kaya medyo balot sana ng plastic para pag maulan or tubig alat, hindi siya mabulok. Katulad ng ating regulator, medyo bulok na. Ayan ang bago. Pati sa acetylene, bago rin naman. Ayan. May sarili din yung grenade plasma arrestor. Pag sinabing grenade, hindi yung literal na granatang sumasapo. Yung hugis niya lang, hugis grenade siya. So ito yung, tingnan nyo, pansinin nyo. Wala na siyang, hindi ito yung asbestos na pumakatito, eh. Ito yung papahirap sa inyo matulog pagka natikit kayo dyan o ayan ang tinrabaho ninyo. Ba't kaya tinago yan dyan sa acetylene natin? So alisin natin yan dyan mamaya. So as you can see, luma na rin. Saka hindi natin alam kung working condition to, pero luma na. Papalitan natin bago. Kaya nga meron tayong request na bago. Ayan, kakabit natin. Ito yung bago natin na ni-request. Ayan. Ayan. Ayan ha. Pasado siya ng ano, ng ISO, tapos may pasado din siya sa class made in Taiwan, no? Made in Taiwan, tapos ito naman yung ulo niya. Ito yung katawan niya, tapos ito yung ulo niya, ito yung katawan. Yan, Morris. So Morris yung gas welding natin na ang ulo. Tingnan natin kung compatible. Ah, compatible naman. Diba, Morris lang siya pero parang unitor din yung itsura niya. Diba? Kung sasalang yan dyan, match din yan, pero tanggalin na natin yung luma. Puro bago na tayo. So ito yung bago niya. Tanggalin ko lang. Yan, compatible ngayon yan siya. Yan, ganun yan siya, diba? Yan, so tayo nga naman makaka-virgin palagi ng ating mga equipment. Nung andun ako sa last company ko na sinakyan na barko, Liverpool Street, which is TSM, bago din yung aking torques doon. Pinakita ko naman yun sa video ko, sa vlog ko, eh. Kasi yung iba, hindi sila, ewan ko lang, hindi sila nagre-request ng bago. Ewan ko lang kasi medyo matatagal na yung ibang mga fitter, eh. Ayaw na nilang mabadset dun sa mga owners. Pero delikado kasi pag luma yung ginamit nyo, alam nyo na may leaking. Maapoy talaga yun dito. Katulad nung nasa workshop, medyo tagilid na yon. Kaya may dip ko na dito yon, eh. Delikado yon. So magkakaliking dyan. Oo, hindi nga siya sasabog. Maano lang siya. Aapoy lang siya. Kasi malayo pa yung tangke. Nandito yung tangke. Tapos nandito dun sa baba, mag-aapoy dun. For example, magpa-plasma arrestor. Magano yan dyan? Magtitrip yung plasma arrestor nyo sa acetylene. Kung acetylene yung may singaw, oxygen, magre-release. Ito yan, oh. Pakita ko sa inyo. Yan. Magre-release po yan kung sakaling mag-ano. Ito. Hindi makita, eh. Ito. Magre-release to. Pag may singaw, nag-backfire. Ito. Magre-release to kung granada niya na pinaangat to. Pupuntahin dito. So, hindi nadadalo yung ano, yung acetylene natin sa baba. Doon, meron din siya sarili doon na plasma arrestor. Doon pa lang makaharam na, tapos dito pa. Dalawa kasi yan, eh. Nakakonekta yan doon. Ayan.
Pakunekta yan doon sa workshop natin. So, pagka hindi na-detect nung plasma arresto sa workshop, didiretso dito, sigurado madidetect dito kasi bago pa ito eh. Okay pa eh. So, yan o. Oh, may leaking. So, ganun din dapat ang gamit natin. Yan. Ganun din dapat dito. So, yung iba pa nga, may plasma arrestor na dito bago matabi ng regulator, natugtong. May plasma arrestor pa yung iba dito. Yan. Ito, pansin ninyo, mayroon pa rito. Pero ewan ko, hindi na ito sigurado gumagana. Medyo broad na. Ito, plasma arrestor din to. Ay, hindi. Kukling lang pala. Nga pala sa ESAB ESAB yan, para sa ating bagong guwantes yan. Malay mo, diba? Malay mo, mga tropa, biglang magpadala sa bahay. Ganyan yung address ko. Kaya mag-message sa email natin. Magpapa-sponsor pala to. Di meron na tayong pambibigay sa inyo sa mga subscriber natin kung magkaroon tayo ng sponsor ng ESAB Duantes. Malaking tulong to para sa mga kabakal natin, tropa natin na welder. Kaya shoutout po sa ESAB. ESAB Leather Gloves. Leather welding gloves. Napakalambot, napakahusay. Yun. Let's go. So, ito yung ano natin ha. Yung may dintaywan natin na ulo. Tapos ito yung katawan natin. Morris naman, Morris. Alam naman natin pag Morris. Either Europe or America. Mga ganyang brand. Brand, Europe. So, ito yun. Unboxing na rin yan kasi nasa box pa yan eh. Ayan o, nakaselyo pa. Lahati lang yung nakikita mo pala sa akin. Medyo itaas natin yan. Ayan. So, unboxing natin. Ating box. Uy, ang pintab. Ayan o. Ang pintab mga tropa o. Sarap gamitin. Virgin na naman, basal na naman. Tapos to. Yan. Yun. O. Oh. Diba? Silyado pa o. Oh. O. Oh. O. Oh. Ito, separate to. Diba? Separate tong lock na to dito. May sarili naman kasi siya eh. Ayan ang may sarili ko ha. Pareho lang yan. Pero ito, nakapix na yan dyan. Yan. Para kung ano, magka-gas weld kayo, ito yung ikakabit ninyo. Pag magka-gas weld kayo. So, ano to, spare kumbaga. So, ilagay natin dito para mawala dyan. Yan. Simple lang. Connect nyo dyan. Ah, wala pa pala tayong nozzle. Meron tayo doon nozzle sa ano. Sa workshop kukuha tayo. Connect nyo dyan. Diba? Boom. Ganda oh. Oh. Tsaka mahaba siya. Maganda siya. Mahaba siya. Hindi siya maiksi. Ito kasi usually kung may ano nyo. Tinan nyo ha. Iko-compare ko lang ha. Maiksi siya. Ayan oh. Medyo maiksi siya ng konti. Ayan. Ayan oh. Medyo maiksi yung uniter. Ayan oh. Mapapansin nyo naman sa body. Maiksi lang siya ng konti. Tsaka oh, mahaba oh. Nagka-cutting kayo, hindi kayo mapapasok. Tingnan nyo, mahaba siya. Yung link niya, sige, pakita nyo yung link. Mahaba siya eh. O. Abot siya nang hanggang dito sa pinaka-ano, sa pinaka-dulo. 52. 52 cm siya, 12 and a half inches. Ah, 20. 20 and a half inches siya sa inches. 52. 52 centimeter. Ayan. Ayan o. Woo! Ganda. Bago. So, gagawin natin dito. Baka palitan na natin ng ano, ng host club. Ayan o, ng club. Kasi parang bulok na rin eh. Puputulin na natin dito. Tapos ito, spare na lang natin. Tapos, sabay kukunik natin dito. Siyempre, yung plasma arrestor niya, nandito na. Sa regulator. So, ito.
Tingnan natin kung may singaw yung regulator niya. Kasi tingnan nyo, may mga tali na ng goma. Take note ha, nag-assume lang tayo rito. So, hindi natin alam kung gumagana to. Sana gumagana, kasi kung may spare doon, malamang magagamit na naman natin yun. Diba? Kasi ako, safety tayo eh. Ako yung tao na, yung iba, gusto luma. Itatabi lang yung bago dahil spare mali yun. Kaya nga, pagsakay natin, dapat sa barko, totoo lang, aso, panibagong vlog na naman yun, huwag na lang natin i-discuss. Pagsakay natin sa barko, dapat bago yung unan, bago yung kumot, kubrikama, lahat sana bago, kasi bagong crew tayo eh, hindi natin, lalo na uso COVID, hindi natin, ito, off topic ah, siyempre iba-iba tayo ng ano eh, iba-iba tayo ng lahi na minsan ako naka-relievo, so iba yung malay natin, may mga hidden sickness pala yun, o may mga sakit sa balat, o mga kurikong, bakikang, o kung mga punja yung sa katawan, tapos kahit labhan mo yung gamit niya, yung kubrikama niya, unan, kumot, blanket, di ba? Pati nga kabina niya, dapat sanitizer o i-wash paint niya pa nga yun bago umalis. Proper turnover pa. Tayo nakakasigurado kung malinis nga yun. Ganun yun. Hindi pa tayo maselan. For safety precaution lang. Ngayon, ganun din dito sa mga gamit. Siyempre, kung delikado, at natin gagamitin, ilang taon pa tayo magbabarko, kung magkaroon pa ng problema, di ba? Huwag naman sana. Yung ano lang ba? In case lang. Kasi yan ito, international ito. Pati ito ha. Ito hindi lang yung sarili kong gawa-gawa, mga tropa. Tandaan nyo, pag ito na inspection sa Europe, lalo na specialist sa Amerika, disclaimer lang ha. Automatic. Bagsak to. Automatic deficiency to. Sino sisisihin kayo? Sasabihin sa inyo, ako pala. Dahil ako palang may gamit na ganito, sasabihin. Kaya ito, alam ko naman style dito. Kung wala kayong spare ito, itatago nyo to. Tatago nyo to, huwag nyo itong nidi-display dyan. Pag sinabing, where is your acetylene oxygen? Pag hinanap, pero never naman nangyari sa akin na hinanap. Pero pag ito, nakasabit lang dyan sa loob, acetylene bottle room nyo, ito, naka-roll nyo lang dyan, nakasabit. Chine-check to, pati yung mga host, tinitingnan, bakit ganyan yan? Delikado yan, baka mag-cause yan ng explosion. Diba? Deficiency. Sisisihin ka malamang ng chief engineer at ng opisina pag na-remarks doon na deficiency, acetylene, damage, regulator. Nako, ikaw ang babalikan. Bakit sabihin hindi ka nag-request? Kaya alam ko na yan. Kaya dapat malaman nyo na ganito. Ako, tatago ko talaga to kung walang spare, wala akong pamalit, tas gumagana, wala namang singaw. Itatago ko to pagdating sa puerto. Kahit sa puerto. Kasi pag na-inspection, ako mayayari. Dahil ginagamit ko, hindi ko nare-report ganun. Pero sasabihin ko rin yan na kailangan palitin, palitan na rin. Yun ng mga info ko sa inyo. Kaya based on my experience yan, alam na alam ko yan, na alam nyo yan. Based on my experience, bawal yan. A few moments later.